Okay, hello. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin ko lang po ang bawat isa sa kung nasan po kayo ngayon. Welcome po sa corporate prayer meeting ng People of Grace Fellowship. Ako po si Pastor Matthew Tuason, kasama ko po ang asawa ko po. Ngayon po ay magpe-pray po tayo, pero bago po iyon, gusto ko po na i-like nyo po yung page, yung People of Grace Fellowship. At i-share nyo po itong live video po na ito. At be ready sa ating pagpe-pray. Mag-worship po muna tayo. Okay? So, thank you sa lahat po ng mga naka-antabay na po sa atin. Meron po tayong 6 viewers. Okay, up na lang yung notification. Yan, meron po tayo mga naka-live. Good evening po sa lahat. So let's start with worshiping the Lord. Earth like
like a sloppy wet kiss in my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way that we are his portion and he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes. If grace is in ocean, we'll sink it. Oh, yeah. If heaven meets earth like a sloppy wet kiss in my heart turns violently inside of my chest, I don't have time to maintain these regrets when I think about the way that he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves. Yes, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, loves us. Oh, how he loves. He loves. Lord, we are praying, Lord, for our nation. Maraming tao, they feel restless. They feel discouraged, Lord. And may mga pagkakataon, Lord, na hindi na po alam kung ano yung gagawin, Lord. Lord, we are praying for our nation, Lord. Many are suffering, Lord. Many are going through so much pain. And Lord, nakikita po namin, Lord, kung ano yung naramdaman mo when you see the crowd, Lord. You had compassion, Lord, in the people, Lord. People who are restless, people who are like sheep without a shepherd, Lord. Lord, we are lifting them up to you, Lord. Tinataas po namin sa iyo itong mga taong ito, Lord, na nahihirapan sa sakit, Lord, na nahihirapan, walang makain, na nahihirapan, Lord, walang trabaho, walang kita. Pati yung mga frontliners, Lord, na pagod na, Lord. Sa mga police, Lord, na nasa checkpoint, mga sundalo. Lord, we are praying for our nation, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Lord, yung mga tao, kailangan po ng encouragement. Yung mga tao, kailangan po ng strength, Lord. At lahat ng yon makukuha lang namin sa iyo, Lord. Lord, itong mga taong ito, they need you. Itong mga taong ito, Lord, they don't understand, Lord, kung ano yung ginawa mo sa cross, Lord. But we are praying for them, Lord. We are interceding for them, Lord. They need you, Lord. They need to be rescued, O Lord. Our prayer is for them, Lord. Rescue them, Lord. Lord, we are here, Lord, to pray for our nation, Lord, for our government, Lord, na kailangan po ng wisdom, Lord, sa kanilang decision making, kung paano po labanan, kung paano po gagawin yung new normal, Lord, kung paano po papasunurin, Lord, yung mga tao. Kung paano rin po, Panginoon, Lord, yung mga tao magsasubmit sa government, Lord. People are desperate, Lord. They want assurance, Lord. They want yung clear direction, Lord. So we pray for our government, Lord, na ma-provide po ang buong nation, Lord, ng security, ma-provide ng clear direction, Lord, for the next couple of months, Lord, na kakaharapin namin. Lord, we want our nation, Lord, to recover from this pandemic, Lord. Lord, our hearts, Lord, ay para doon sa mga nawalan ng trabaho, Lord, that they will overcome this trials, Panginoon, Lord. Lord, magtulong-tulong po kami, Lord. Help one another. Pray for one another. Lord, salamat po, Panginoon, Lord. Kita po namin yung example mo, Jesus. At yun po yung aming gagawin. Once again, Lord, tonight, we will pray together as a church, Lord.
and pray for our nation, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so magandang hapon po ulit sa mga bago pong tune in. So, welcome po. Yan. Siguro para malaman lang po ng mga bagong nood po kung ano po yung ginagawa po natin. So, every Wednesday po, magkakaroon po tayo ng corporate prayer meeting tuwing 6 p.m. ng gabi. So, gagawin po natin siya weekly at mag-share lang po ako ng konting message. Then, we will proceed sa mga prayer requests. Pwede po kayong pumunta sa People of Grace Fellowship Prayer Movement para doon po nyo makita yung mga prayer requests. So I encourage everyone na member po ng People of Grace Fellowship Kamuning FCM na maka-join po talaga sa ating prayer movement. Kasi next week, mag-move po tayo from People of Grace Fellowship, itong page po na ito, mag-move po tayo ng ating live sa prayer movement. Doon na po tayo mag-live. Okay po, so make sure po from now hanggang sa next Wednesday ay maka-join po talaga yung mga members po ng People of Grace sa page po na yun. Alright. So let's proceed po with the Word of God. Samahan niyo po ako. We will talk about Matthew chapter 6 verse 25 to 34 at saka Philippians chapter 6 verses 6 to 9. So kung meron po kayong Bible, I encourage you to open at basahin po natin. Sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 25, "Therefore I tell you, do not worry about your life." Siguro, stop muna tayo dun, ha? Sabi dito sa binasa ko sa Matthew chapter 6 verse 25, ano daw? Do not worry about your life. Sa panahon kasi ngayon, mga nasa bahay yung tao, masyadong marami yung time para mag-worry. Kasi nga, walang income, walang nakakalabas, hindi na yung comfort zone natin, hindi yung ating usual. So yung mga tao nag-iisip, paano bukas, paano gagawin? So marami po ang nag-worry. Pero dito, sinabi ni Jesus, si Jesus nagsabi nito, do not worry. Itong sinabi na to, it is a command. Pero minsan tayo, yung pag-worry, parang ano natin siya, ginagawa natin siya as an expression of kung paano tayo pinapakita natin yung concern. Halimbawa, sa asawa ko. Kunyari, nag-worry ako sa kanya. So parang para sa akin, yung pag-worry is my way of showing yung aking pagmamahal. Pero dito kasi, yung worry na to is hindi po yung ganong klaseng worry. Yung worry po na to is yung kawalan ng faith. Kawalan po ng trust. Ibig ko sabihin, katulad ng mga Israelites sa desert, doon sa Book of Exodus, nagko-complain sila. Imbis na mag-trust sila kay God na siya yung nagdala sa kanila doon para makaalis sa slavery sa Egypt, imbis na mag-trust sila, nag-worry sila. At yung worry na yun, ang nagresulta doon, puro sila complain. So, imbis na mag-trust sila, imbis na magtiwala sila sa Diyos na ipoprovide, ganun ang ginawa nila. So, yun yung worry dito, do not worry, na nagiging resulta is faithlessness. Nawawala na yung faith natin, nawawala na yung trust natin kay God. So, ano ba yung gusto ni Lord? Ano yung gusto ni Jesus dito? Huwag tayong mag-worry sa mga basic necessities natin like food and clothing. Sabi dito sa verse 25, onwards.
Sabi nga niya, food. Huwag kayo mag-worry sa food. Kasi nga, yung mga ibon na hindi naman nagtatrabaho, pinapakain ko naman. Eh, paano pa kayo na tao, mas importante kayo kaysa sa ibon. So, hindi nyo kailangan mag-worry. At sinasabi din niya na huwag kayo mag-worry sa inyong mga isusuot. Di nyo ba nakita itong mga lilies na ngayong araw nandito, bukas wala na. Pero, meron bang mas gaganda pa dito sa mga bulaklak na to? Wala, diba? So, kung yun, pinahalagahan ko, paano pa ikaw? Hindi ko pahalagahan, hindi ko i-provide yung mga basic necessities mo. So, sabi ni Jesus, do not worry about them. At dito nga, sinabi dito, do not worry, ang kailangan daw gawin ay iayos natin yung ating priority. Kaya nga sabi niya dito sa dulo, sa verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness. So, huwag ka mag-worry, hindi yun ang priority mo. Ang priority mo is seek si God. Kasi yung pag-worry, nagli-lead siya into wrong priorities. Halimbawa, kung ang priority ko ay basic necessities, food and clothing, madi-disregard ko si God basta magkaroon lang ako ng food and clothing. Mawawala yung priority. Ibig sabihin, Lord, sorry, hindi na kita maiintay. Gagawa na ako ng paraan. Kahit hindi ko na masunod yung mga utos mo, ma-disobey na kita, basta ma-provide ko lang yung aking basic necessities kasi hindi na kita maiintay. So, ayaw ni Lord nun. Kasi ang gusto niya, magtiwala tayo sa kanya na itong mga simpleng bagay na ito ay hindi niya tayo iiwan. So, ano yung mga gusto kong i-point out dito? Una, sabi niya sa verse 26, you are valuable. So do not worry, kasi mahalaga ka sa Diyos. And second, you are different. Sabi kasi dito sa verse 32, yung mga pagans daw, ibig sabihin yung mga hindi nag-worship kay God, yun ang kanilang ginagawa, mag-worry sa kakainin, sa isusuot. Pero sabi niya dito, you are different. Hindi kayo ganun, kasi you are with me. I am your God, you are my people. So you must be different from them. So yun, una, you are valuable, do not worry. You are different, do not worry, do not be like them. Yung third, it is counterproductive. Ibig sabihin, kapag nagwo-worry ka, hindi siya nakakatulong, sabi sa verse 27. Wala naman niyang maitutulong sa'yo eh, pag nagwo-worry ka. And yung fourth, alam ni Lord kung ano yung kailangan mo. Sabi niya sa verse 32, He knows you need these mga basic necessities, yung food, mga clothing. So, huwag ka mag-worry. Alam ni God yan. Hindi siya manhid. Hindi siya bulag para hindi makita yung sitwasyon mo. He knows everything na nangyayari sa'yo. So, do not worry. And yung last dito, He will provide for your needs. Sabi niya sa verse 33. So, huwag tayo mag-worry. Wala naman maitutulong yan sa atin. So, yun yung number one, ha. Jesus said, do not worry. Yung second po na natin sa pinag-uusapan natin is seek God first. Ito po yung priority sa verse 33. Marami po kasi na minsan hindi po natin sinasadya ang nangyayari, nadi-disregard po talaga natin si God and yung mga dapat natin gawin. Imbis na i-obey natin siya, mas ino-obey natin yung sarili natin. Ang nagiging priority natin, yung sarili natin. Ang sinisik natin, yung want natin, yung needs natin. Nadi-disregard na kung ano yung nire-require ni Lord sa atin. No? As long as, kasi ganito yun eh, as long as okay tayo, meron tayong pagkain, we are satisfied on our own, no? Napoprovide natin yung sarili natin, nakakalimutan natin yung priority natin kasi okay tayo eh. Pero ngayon talaga, sa panahon na ito, natetest talaga yung ating patience. Naglalabasan na talaga yung iba't ibang problema. Kaya ngayon, makikita, sa panahon ngayon,
sino pa rin ba yung sinisik mo? O ang magiging response mo ba ay mag-worry ka? So kung may maraming problema, yung may mga nagpo-post nga, this 2020 daw, punong-puno na ng ano, ng problema. Pero alam nyo, sabi dito, ano eh, each day, sabi dito, do not worry about tomorrow, sabi sa verse 34. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Naniniwala ako na hindi ibibigay sa atin ni Lord kapag hindi natin kaya. Promise niya yun eh. Kaya lang tayo minsan, nag-worry tayo too much. Na-immobilize tayo, hindi tayo makagalaw. Sa dami ng iniisip natin, na sa tingin natin, problema to, nakakalimutan natin yung utos ni Lord, do not worry. At ang utos niya is priority, seek God first. Sabi po dito, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, do everything for God's glory. So whether you eat, whether you drink, do it all for the glory of God. Hindi naman natin sinasabi na kapag hindi ka na nag-worry, ibig sabihin, wala ka ng pakialam. Hindi po yun ibig sabihin. Kasi magtatrabaho ka pa din. Pero ngayon, hindi mo na siya ginagawa para lang magkaroon ka ng basic necessity. Ginagawa mo siya kasi kapag ikaw nabigyan ka, na-providean ka ng basic necessity, gagamitin mo siya to the kingdom of God. Ibig sabihin, to help people, to extend the kingdom of God. Kaya ka nag-work harder kasi iniisip mo, paano pa kaya ako magsuserve kay God? Paano ko pa kaya tutulungan yung mga tao? So you need to continue working. Hindi lang para sa'yo. Hindi lang para masatisfy yung personal mo, yung needs mo, yung wants mo. So do everything for God's glory. Yun yung ibig sabihin ng seek God first. Yun yung sabi, but seek first the kingdom of God and His righteousness. So ibig sabihin lahat ng gagawin natin for God's glory. Ito ah, hindi para sa glory natin. Kasi dito po sa chapter 6, pag tinignan mo, meron po dito mga nagbibigay, pero ina-announce. Ibig sabihin, parang pinapakita na, oh, tumulong ako, tingnan niyo ako. Okay, meron naman mga nagpe-pray, nialakas yung boses sa public, para makita, ang galing, galing mag-pray. Hindi natin yung ginagawa para makuha natin yung glory. Ginagawa natin ito to give God all the glory. So, yun yung first sa seek God first. The second is, baguhin natin the way we think. Don't copy how this world thinks. Sabi nga sa Romans chapter 12, verse 2, do not be conformed by the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi po dito, yung mga pagans o yung mga walang Diyos, kung paano sila mag-isip, they run after itong mga food, mga basic necessities. Pero tayo, we are different. We need to change. Alimbawa, sa panahon ngayon, yung mga nanghihingi ng ayuda, yung iba nandadaya para doble yung makuha nilang ayuda. Yung iba nang hold up ng mga tao. Yung iba gumagawa po ng masama kasi sa kanila ang gusto lang nila to get food. Nagugutom yung family nila. Yun lang ang nasa isip nila. Pero tayo, iniiba natin yung mindset natin kasi we are now transformed. We are now in Christ. If you are a believer of Christ, binabago na ni Lord yung thinking natin. Hindi, we are not running after these things. We are now running after God. So change the way you think. Change transform natin yung ating isipan. Yung third po is, paano natin isisik si God first? Invest your time to God. So, ang tanong naman po dito is, gaano karami yung mga puwapasok sa isip natin? Halimbawa, how much yung ini-spend natin yung time sa panonood? How much yung ini-spend natin doing these things? Kasi, kung gaano karami, kung sino yung pinakamarami, yun yung mag-dominate sa atin. Kaya we need to invest our time to God. No? We read God's word,
para malaman natin kung ano yung will niya. Pag binabasa natin yung word ni God, nakikilala natin siya. Natututunan natin kung ano yung mga commandments niya, kung ano yung mga dapat natin gawin. So we continue to read. Every day we continue to read para malaman natin kung ano yung will ni God. So paano pa natin invest yung time? We serve God by serving the people. Pero do not announce it. So kung meron ka pong capacity tumulong, kahit maliit lang, gawin po natin. Kasi hindi po natin alam na yung tao na tutulungan mo, eh baka yun na talaga yung last niya na nakain. Kumbaga, ikaw yung nagtuloy ng hope niya. So, you never know. So, listen to the voice of the Holy Spirit. Kapag kinausap ka niya to help, to give, do not harden your heart. Wag ka pong pag iniisip mo na akin to, paano ako? Nag-worry ka nun. Paano ako next week? Dahil doon, hindi ka nataloy magamit ni Lord to help. Kasi sobra kang nag-worry. Hindi ka niya magamit sa kanyang kingdom to help people. Kasi si God, di naman siya mismo yung bababa dito to help people. Gagamit siya ng mga tao who are praying. Yun yung gagamitin niya to help yung mga people in need. Ikaw at ako yun. So yun, and dito, pray to God instead of worrying. So yun yung dapat maging response natin. It's to pray to God. Imbis na mag-worry tayo na wala namang maitutulong, we pray. Dito rin sa Matthew chapter 6, dito natin makikita yung the Lord's Prayer, no? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. So yun po yung first part. Ito po yung second part po ng message. Very practical po. Philippians chapter 4 verse 6 to 9. So meron lang po akong tatlo po dito. Short na lang po ito. So una, sabi dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So dito, same po nang kay Jesus, sabi ni Jesus, do not worry about your life. Dito sabi naman ni Paul, yung sumulat ng Philippians, do not be anxious about anything. Do not worry. So kahit anong sitwasyon, hindi niya sinasabi na do not worry, walang mangyayari sa iyo masama. Sabi niya, kahit ano pang mangyayari sa iyo, kahit gaano pa yan kasama, do not be anxious. Do not worry. So you need to pray. So number one, do not worry, you pray. Do not worry, you pray. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6. So we ask God, at alam nyo, isa sa dapat po natin gawin, tingnan po natin kung ano yung mga bagay na pwede po natin ipagpasalamat. Kasi marami po yan. Minsan nakafocus lang po tayo doon sa wala tayo, pero hindi natin pinapansin kung ano yung meron tayo. At marami yun. Maraming meron tayo. At pwede natin ipagpasalamat. Be thankful every day. Be grateful kay God. At sabi dito, in every situation, ang magiging response natin is to pray. Kapag may problema kasi, ang nagiging habit natin is to worry. Pero babaguhin natin yun. Hindi ito overnight na magagawa. So every time na magkakaroon ka ng problema, ng worry, palitan mo siya into prayer. Imbis na mag-worry ka, imbis na maubos yung oras mo kakaisip, mag-pray ka. Palitan mo siya ng prayer. Sabi dito, pray even if you don't understand. Hindi mo naiintindihan kung bakit to nangyari, kahit na mag-pray ka ba din. And trust God that He loves you. Trust God that He cares for you. Trust God that God knows what He is doing. And Jesus doesn't commit mistake. Hindi po siya nagkakamali. Wala pong aksidente sa kanya. Lahat po ng ginagawa niya ay planado. Ang lahat para sa atin. So, kapag inisip mo yon, kailangan mabawasan yung pag-worry mo. And you can rest knowing God will take care of everything. At dahil doon, na alam mo na
nagkaroon ka ngayon ng peace in Jesus Christ. Yun yung number one, do not worry, pray. Number two, do not worry, think about good things. Philippians chapter 4, verse 8. Sabi po dito, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So yun yung number two natin. Do not worry, pero think about the good things of God. So doon ka mag-concentrate sa mga promises ni God. Mag-focus ka doon sa mga good traits. Halimbawa, yung mga tao nagko-complain. So, hindi yun good thing. Huwag ka dun mag-focus. Huwag ka lagi magbasa ng mga posts na puro complain. Kasi kapag basa ka ng basa ng mga ganung posts, ng mga negative, na-absorb mo siya. So, basahin mo yung mga promises ni God sa'yo. Basahin mo yung mga good news. Basahin mo yung mga nanda. Okay? So, whatever you let inside, it will dominate you. So, avoid things that can destroy your mind and fill it with the good things from God. Kailangan punuin natin yung isip natin. Huwag siyang mapuno ng mga bad character, ng mga bad traits. Okay? So, yun yung number two. Do not worry. Think about good things. Para di ka mag-worry. And yung last, do not worry. Practice what you hear or practice what you learn. Dito po, makikita natin pinaka-importante. Dahil nga, nasanay tayo na nag-worry tayo lagi kapag meron pong problema. Parang nawala yung video ko. Meron. Okay. Dahil nga madalas, nag-worry tayo pag meron problema, anong nangyayari? Nag-worry tayo kapag may problema, yun yung nakagawian natin. So we need to practice, sabi dito sa verse na binasa natin, verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Kailangan po, hindi lang po ito overnight, hindi lang po ito one day, one week. Every day hanggang sa kung hanggang kailan yung buhay natin, we will continue to practice it. Pray. We continue to practice it. Pray. Paano na wala yung video ko? Meron? Okay. Okay. So the more you do it, the more you get better with it. So, kailangan ma-master po natin siya. So kapag nag-worry ka pa, parang mas nauubos yung time mo mag-worry, you practice. Stop worrying. Pray. Hanggang sa mapansin mo na lang kapag may problema, uy, hindi na ako nag-worry ah. Automatic, ano na ako. Pray. Sabi dito, ang promise ni God dito, and the peace of God will be with you. So, yun po yung ating message. At meron lang po akong prayer focus po. Meron lang po akong apat na gusto po natin ipag-pray ngayong gabi. So, number one po, pag-pray po natin yung People of Grace Christian School. Pag-pray po natin yung mga students, yung mga teachers, mga admins, mga staff, pati na rin yung mga parents. Pag-pray natin itong mga involved po sa school po na ito. Kasi lahat po ay naapektuhan. At pag-pray din po natin yung mismong school. Paano yung curriculum? Kailan po mag-o-open? Paano pag nag-open, ano po yung gagawin? Ano po yung gagamitin na curriculum? Yung bagong system, is it online? Ma-attend ba physically? We need to pray for wisdom para sa People of Grace Christian School. So pag-pray din po natin yung safety ng mga workers, ng mga students, everyone. No? Pag-pray po natin din yung financial ng mga parents, financial din ng school, para magpatuloy po yung school year po. Sige, pag-pray po natin right now. Lord, pinag-pray po namin yung People of Grace Christian School. Pray po namin sa mga panahon na ito, Lord, pinag-iisipan po kung August or September yung opening ng class. Pinag-iisipan din po, Lord, paano po yung curriculum. Pinag-pray din po paano po gagawin po kung papasok po o online
Lord, we need your wisdom, Lord. Lalo na dun sa mga admin, sa mga teachers, sa principal, Lord, yung decision making, Lord. Lord, we need you. We need your wisdom in this. First time po ito nangyari. At ayaw po namin na magpadalos-dalos, Lord. Ayaw po namin ma-compromise yung safety. Ayaw din naman po namin ma-compromise yung quality ng education, Lord. So, ayaw po naman namin na basta lang gawin lang po namin. Gusto po namin to gawin with excellence, Lord, at gusto po namin na mag-benefit pa rin po ang students, ang bawat isa, Panginoon. Under. Maraming salamat po, Lord. Tinataas po namin sa iyo ang school po na ito. In Jesus' name we pray. Amen. So pinagpipray din po natin, second is yung building project at yung fundraising. Alam po natin na dapat mag-start na po siya ng summer, pero dahil kasi nangyari, sakto naman, na-stop po tayo. So pag-pray po natin, ano po yung gagawin po natin. May mga closely na nag-work doon sa building projects, may mga project managers natin, mga engineers and architects. Nag-uusap po yung mga yan. Dapat alam na po, alam naman na nila yung gagawin, bigla lang na-stop. So ngayon, parang siguro back to zero na, hindi naman back to zero, pero mag-uusap ulit sila. Hindi pa rin nila mapag-desisyonan dahil hindi pa alam kung paano magpo-proceed. Pero we are praying, pag-pray natin itong mga to, yung decision making nila, kung paano mag-i-start, kung paano ulit i-manage yung pera na hawak natin para sa building. Kung ano yung dapat unahin. Pag-pray po natin din yung fundraising po na meron po tayo mga ginawa na hakbang to raise fund. At we need thank you doon sa mga nagbigay. Maraming salamat sa mga magbibigay pa. Pero we need to continue praying for the fundraising kasi malaki po yung needed. We need, alam ko, total of 50 million para sa phase 1. So yun, pag-pray po natin. Lord, pinag-pray po namin yung building project ng People of Grace. Marami pong mga mababago, Lord, mga timeline. At alam po namin na hindi mo po papayagan, Lord, na masira, Panginoon Lord, yung mga plano. Alam po namin na meron ka pong tinuturo po sa amin on how we handle yung finances, how we handle, Lord, yung fundraising. At Lord, willing po kami to obey, Lord, yung instructions mo, Panginoon Lord, on how we will go through this, Lord. O ano po yung mga importante po namin unahin, Lord. Lord, pinag-pray po namin yung fundraising, Lord, na kahit meron pong difficulty meeting together, Lord, ay hindi po ma-stop, Lord. Lord, maraming salamat din sa mga nagbigay, Lord. Bless them, Lord. Yung mga generous people, Lord, who are continue giving their support, Lord, sa building project. Maraming salamat po. This is your money. This is your building, Lord. This is your plan, Lord. So, tinataas po namin sa'yo. Alam po namin na hindi mo kami pababayaan. Alam po namin na hindi mo ito pababayaan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Third po, pray din po natin yung church, People of Grace Fellowship, Communing, and Fairview. So, pag-pray po natin yung mga members who are sick. And by the way po, meron po tayong mga nakitang mga answered prayer. May mga naka-uwi na from the hospital. Meron na pong mga nag-test ng negative and so on. Pag-pray pa rin pa natin yung mga ongoing pa yung testing, inihintay pa yung result. Pag-pray natin yung mga sick. Pag-pray din po natin yung mga members who are in need financially. Pag-pray din po natin yung spiritual growth ng mga members. So wala man tayo physical one-on-one, ang prayer natin na kahit meron po tayong ganito na difficulty sa communication, ay hindi pa rin ito mapigilan yung growth ng bawat isa. Lalo po na binibigyan naman tayo ng technology, ng paraan, paano po natin sila mamimit. Ang prayer natin, magtuloy-tuloy po na magkaroon po ng spiritual growth po yung bawat isa. Pag-pray po natin yung church. At saka lahat po ng ginagawa po natin to follow, para ma-follow up po natin sila. Thank you, Lord. Lord, we are praying
or our church, Lord, sa Kamuning at saka sa FCM, Lord, pati na rin po yung sa ibang provinces. Lord, pray po namin yung mga members, Lord, na mga may sakit, Lord. In Jesus' name, pinagaling mo na sila. Lord, by the blood of Christ, we are healed. By your wound, we are healed, Lord. At alam po namin, naniniwala po kami sa miracles, Panginoon, Lord. Naniniwala po kami, Lord, na ikaw po yung great doctor. At Lord, we continue to pray for them, for strength, Lord, for complete recovery, Lord. Kaya pag-pray din po namin yung mga doctors who are in charge sa kanila. Pray for wisdom, Lord. We pray for yung skills, Lord, to do yung necessary, Panginoon, Lord, para sa ikagagaling ng mga may sakit, Panginoon, Lord. Pag-pray din po namin, Lord, yung mga nahihirapan financially. Alam po namin marami po nawala ng trabaho at kahit po magbalik na po sa trabaho, alam po namin napakarami pa rin ang magiging affected, Lord. So we are praying for them. We are praying, Lord, na yung mga kayang tumulong, Lord, you will touch their hearts, Lord, to help others, Lord. So masasabi po namin, Lord, na no one is in need, Lord, kasi ang bawat isa will be provided, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, Lord. Alam ko po, may mga efforts na rin po ng mga nakaraan who gave, Panginoon, Lord. Naka-receive na rin po, marami po mga relief na ipamigay sa mga nangangailangan. Maraming salamat po for these people who help, Panginoon, Lord. Maraming salamat din po, pinag-pray po namin yung mga members na mag-continue to grow in their time sa kanilang devotion, sa kanilang Bible reading, sa kanilang prayer, Lord, sa kanya-kanyang bahay, Lord. We pray na matutunan pa rin nila yung kahit wala po sila physical meeting with sa leader nila or pastor po nila, ay meron po silang Diyos. Meron po silang Jesus Christ na pinakamagaling na pastor, pinakamagaling na shepherd, Lord. And they will lack nothing, Panginoon, Lord. And you will continue what you have started in them, Lord, and continue into perfection, Lord. Maraming salamat po. At yung last po na ipinagpipray po natin, na ipagpipray po natin ay yung evangelism ng church. Magtuloy-tuloy po siya. Yung mga fellowship, yung cell group, yung training, yung Sunday live services po natin at yung mga Wednesday prayer meeting natin, pati na rin yung Friday phenomenon. Magtuloy-tuloy siya, maging okay po yung attendance, maging okay yung system na ginagawa natin online na ang bawat isa makahabol po talaga sa pagbabago. Kasi di natin alam kung hanggang kailan pa to. So ang prayer natin na kahit online na magawa pa rin natin itong mga to. So yung mga worship ministry na nagre-record, nagsuserve sa atin, no? Pag-pay din natin yung mga media workers, yung mga nag-i-edit ng video, yung mga gumagawa ng mga promotional, mga announcement. Pag-pay din natin yung mga cell leaders na magamit talaga natin sila into spreading yung good news, into spreading. Kasi na mag-respond sila dun sa calling nila to spread the good news. At magkaroon tayo ng mga open cells, ma-follow up natin sila, ma-consolidate natin sila. Pray natin na yung church wala talaga makakapigil sa church, no, sa pag-grow ng church, sa pag-extend, expansion ng kingdom ni God. So let's pray. Lord, gamitin mo nga po ang church po na patuloy po kaming makapag-share ng good news, makapag-share ng salvation sa mga tao. Lord, mawin po namin yung aming family, mawin po yung aming mga neighbors. Mawin po namin yung aming mga katrabaho, Panginoon, Lord. Pinagpipray po namin na magtuloy-tuloy po ang winning environment sa People of Grace. Lord, pinagpipray din po namin na tuloy-tuloy po yung aming mga ginagawang activities, mga cell group, Lord, mga trainings. At Lord, yung kailangan po namin na lalo pa namin ma-improve, Lord, yung aming Sunday live worship, yung mga prayer meetings namin. Lord, we pray na lahat ng mga nag-work, Lord, will improve, lahat ng mga involved, Panginoon, Lord, although may maka
receive po kami ng mga correction, ay matuto kami from it, Lord. Lord, alam po namin, naniniwala kami na kaya ito nangyari kasi meron kang gagawing maganda. May pinaplano kang maganda para sa amin. Kaya we will respond, Lord, in prayer, not in worrying, Panginoon, Lord. We will continue to trust in you sa oras na ito. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Thank you po sa lahat po ng nag-join. Meron po tayong mga 36 na nasa live po ngayon. Maraming salamat po sa bawat family. Thank you for giving your time. Next week po, reminder po ulit, Wednesday, 6 p.m. Pero doon na po tayo magla-live sa People of Grace Fellowship Prayer Movement. So make sure mag-join ka po doon kung ikaw ay member ng People of Grace. Maraming salamat po. Thank you po and God bless. Good night.